Sorry, mate. Is that the access through the Planet Fitness? Yeah, yeah. Okay. Pop up around here. Yeah. Who's Robert and Nicholas? They're just like managers. Yeah. Okay. Yeah. What are you after? I'm doing the shower screens. Oh yeah. So just park up. Do heaps of tools to bring in. Yeah, I get a trolley anyway, so it's fine. Okay, I need to see them. Turn left, and then you just turn right. Like when you follow it down. Yep. And there's like a fire door you see. Yeah, okay. No worries. Thanks, bro. Hello guys, good morning. Ito guys, isang big project po yung gagawin natin ngayon. Isa pong gym. So specifically ho, Planet Fitness Gym dito sa Campbelltown Mall. So ang gagawin ho natin guys, hanap lang tayo saan tayo pwede makaparada na makapag-unload ng ano natin, mga salamin. Kasi kasi nga mahirapan po dito pag may ganitong mga site. So paunahan, buti naman yung truck na nag-unload ng mga gamit sa grocery or sa Kmart yata, tapos na. So kukunin natin yung spot na to. Kaya lang guys, talagang hassle to pag nasa site unahan. So kailangan maaga, 6:30 pa nga ng umaga guys pero ang dami ng trades. So chinek ko naman sa loob, okay naman yung access. Ang problema lang dito sa loading dock kasi may hagdanan. Mahaba pang lakaran. Buti naman dinala ko yung trolley nga para at least kasi dalawang panels na salamin yung kakarga natin eh. So limang shower sa female bathroom or shower area, tapos limang shower screen din sa male shower area. So balitig dalawang panels each shower. So kaya nga 10 panels sa kabila, 10 panels sa male. So ito yung buhay trade guys, ito yung buhay construction dito sa Australia. And specifically ho, subcontractor kasi nga nagkakabit tayo ng shower enclosure sa kumpanya na pinapasukan natin. Bago ko explain muna lahat guys, welcome ko muna yung mga bagong viewers natin. Guys, pakiclick naman po ng subscribe and also like the video. And maraming salamat ho. So well guys, bisibisihan muna ako guys ha, kasi unload ko muna yung glass. Medyo mahabang proseso to kasi nga dalawampung piraso, I mean. What? Tapos yung tools, tapos si setup ko pa bago ko pa maimpisan yung mismong trabaho natin. Okay, kita-kits mamaya. Ito guys, yung first batch natin. Ayan, narakang ko siyang M10, meaning male shower 10. So yan po yung lalakarin natin. Tulak natin yung trolley. 10 panels po yan. Tapos yung ibang 10, ayun ho, sa kabilang side ng van. Ayan, so tutulak muna natin to sa loob guys, tapos balik tayo mamaya. Okay. Ayan guys, tsatsagain natin to. Galing tayo dun. Tapos ito yung trolley natin. Tapos dun, patay sa dulo. Yun na yung Planet Fitness Gym. Okay, tsaga-tsaga lang. Bawal ma-arte rito. Laban lang. Laban Pilipinas, puso. Dito na tayo sa loob ng ano, shower area ng lalaki. Dito natin ikakabit guys. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. So limang shower area. 10 salamin kasi may fixed panel tsaka door. Tapos ito change area ng gym, yung salamin natin. Tara, pwesto ko muna dito. Tapos balikan natin yung para sa kabila naman sa female. Ayos. Ayan guys, first batch of glass panels are done. Napwesto na natin yung mga salamin para sa male shower ngayon. Balik tayo sa van. Yung para sa female shower area naman. Tayo sa wakas sa pag-unload ng mga salamin na spread out na natin para sa female tsaka sa male. Ito guys, mga staff ng department store. Ito guys, naging naughty tayo sa dali kasi kinuha natin yung isang trolley dito sa shopping center. Nalagyan natin ng mga tools kasi kaya yung mga brackets sa kinalangan natin kasi nakakapagod ng balik-balik guys. So ito, so punta tayo ulit sa gym, kapakita natin kung ano yung tsura. Ayos. Ayan guys, buhay construction nga ito. Teka guys ha. Sarap naman. Grabe yung uhaw guys. Ganyan talaga, manual labor, tiis-tiis lang. Total, yun naman ang hardest part ng trabaho ko guys eh. Yung magdidiskarga, magkarga, mag-spread out ng salamin pag may ganitong site o kahit sa bahay na ginagawa natin minsan. Yun lang yung talagang pinaka-hard labor, yung unloading kasi may hagdanan. Gaano kahaba yung hallway, yung mga ganong bagay. Pag okay na kayo sa lahat, so you're on to installation na. So installation guys, medyo para sa akin medyo madali na kasi nga sa experience and alam ko na yung ginagawa natin. So ayos.
Ngayon guys, kailangan kong lumipat ng parking kasi bawal magparada dito sa loading dock kasi ang daming truck na nag-unload din. So, hanap tayo mismo ng parking sa parking area ng mall na to. Once again, nandito tayo sa Campbelltown Mall para makapagparada nga ng maayos. Tapos lakad na naman papunta dun sa gym na mismo kung saan natin kakabit yung salamin. Hopefully makapagparada nga tayo ng mas malapit, pero I doubt kasi pabukas na rin yung mall. At the moment, 8:30 na ho ng umaga. Dumating tayo kanina 6:30, 6:40 para yun nga, paunahan kasi pag ang daming trades. So hopefully nga makahanap tayo ng medyo malapit-lapit tapos malapit lang dun sa mali. Pero guys, gusto ko na magkape or kumain ng konti kasi hindi pa ako nakapag-breakfast. So kailangan natin ng energy. Ito pwede na to para siguro 500 meters walk. Pwede na, 300 siguro. First parking, op. Teka, park ko muna yung van. Total, doon naman lahat ng kakailanganin ko eh. Okay, hanap muna tayo ng mga kainan guys. Ayun, nakapag-park na tayo ng maayos. Ito, lakad na naman. Bagay na bagay yung vlog natin ngayon guys. At saka yung trabaho, gym. Para din tayo nag-workout kasi nagbuhat para sa muscles natin. You know, yung biceps, triceps. Tapos nag-cardio din kasi naglakad tayo, nagtulak, di ba? So, complete body workout to dito sa Campbelltown Mall. 2 hours later. Ito guys, quick update. Ayan. Ito yung sa female shower area. Kapit na natin yung mga fixed panel ho. 5 piraso. Yung door mamaya na kasi inaantay ko pa i-deliver yung mga hinges natin. Kasi naubusan sa factory kaya kinuha pa sa supplier namin. Ano? Tamang-tama lang din kasi yung plumber dito pinaandar yung mga shower na kinabit nila. Tinest nila. So mamaya isilikon natin to pagdating ng hinges and ikabit natin yung door. Yung door pala guys, hinging off the wall or wall mounted hinge yung gagamitin natin dito. Ito yung cutout na to, ito yung para po yan sa mga locks kasi yung door nito may locks eh. So sa kabilang side na ako sa male shower area. Okay, let's go. Ito yung area ng mga lalaki. Ayan, 5 panels. Naikabit na natin yung mga brackets niya. Tapos nakahilera na ho para tuloy-tuloy tayo. Kasi ganito ho yung style ko para walang sayang na panahon o oras para dire-diretso tayo mag-install. So tamang-tama, alas 6:30 ngayon. Sa oras na to, tatapos to siguro mga alas 12 na. So tamang-tama, tanghalian, lunch break na tayo. Tapos habang inaantay natin yung hinges nga. Kasi sabi nila, ang dating doon na yung mga lunch time. So sakong-sako lang din sa plano natin. Ayos, tuloy natin. Let's go! 1 eternity later. Hi guys, ito. Sa pasatapusin natin. Walang energy guys, talagang naluya. Talagang napagod tayo bigla guys. Grabe, 10 enclosure. Talagang pinilit ko rin guys na tapusin tong trabahong to kasi nakakatamad na rin bumalik bukas. Kasi kanina, normally guys, pag building site, hanggang 5 o'clock lang talaga. Pero itong mall na to, hanggang alas 8 yung trabaho kasi nga mall. Tapos may special hour sila na gumagawa yung mga trades dito. So pinayagan tayo mag-stay back. Hindi nga, anong oras na ba? 6:30 na po. Talagang 12 hours tayo. Nag-umpisa tayo ng 6:30. Tapos ngayon, natapos na tayo ng 6:30 or 6:45 na. So kalma muna tayo konti. Ganda ng gym guys, ganda sa loob. Talagang urgent job siya kasi tapos na yung gym. Yung mga shower lang yung kulang kasi yung kwento pala nito, yung builder o yung sino bang nakakontrata dito na gumawa ng gym, nag-decide pa kung glass ba or yung normal boards na ginagamit. So nag-decide sila light na glass na nga. Kaya ito, rush tayo. Tsaka ang bilis guys, pagkatapos ko nung sa female, nag-upisa tayo, pagkatapos ko sa female, tapos pumunta ako sa male.
Pagbalik ko sa female, grabe, malinis na yung banyo. What? So, ang lupit nga guys, kasi nga rush. So, ngayon, Bernes ngayon, tapos bukas, magbubukas na daw sila. Kaya pala, yung gym, talagang fitted na lahat. Kasi nga, medyo late nga itong decision na glass yung gagamitin sa shower. Tsaka ang ganda ng shower guys, kasi yung ginamit privacy glass. Kasi syempre, diba, pag may naniligo, ayaw mong makita. Tapos yung ginamit natin yung closure guys, may special feature. Apart from being frosted glass o privacy glass, kasi nga, ayaw mong makita sa loob habang nagsha-shower ka. Yung locking mechanism mo. So, ang ganda niya kasi nga, diba, halimbawa, naliligo kayo. Tapos, what if, nagsasagot pa kayo ng mukha. Tapos, may biglang pumasok. Walang lock yung shower. Makikita yung mga hindi ka nice-nice na singit dyan. Saka yung mga buhok-buhok na everywhere. Ibigyo lang. Oh so, my God. Saka yung locking mechanism guys, meron din siyang special features sa harap din, which is important kasi diba, may mga insidente. Galing gym, hype na hype po kayo. Tapos biglang, hindi natin alam yung medical condition o medical background ng isang nagpupunta ng gym. Baka biglang umatake o inatake pala ng puso. So, kung nakalock siya, tapos nasa loob pa yung taong yon, tapos inatake nga. So, sa labas, meron siyang parang gagamitan mo lang ng Phillips screw or yung flathead screw, tapos iikot mo lang para mabuksan na. So, diba? Yung mga ganong special feature, tinicheck din yun. So, ito nga guys, 10 enclosure yung tinapos natin. Grabe. Yung kamay ko guys, ang inginig kasi yung tiles din ng ginamit dito, talagang antigas, parang nag-gym din ho. So yun nga, yung ginamit nating grill, nasunugan tayo ng isa. Buti, handa ako kasi pag ganyan na yung mga frameless talaga, nakahanda yung mga grill bits natin kasi hindi natin alam yung tiling kung matigas ba o hindi. So ito nga guys, on the way home. Again, magpapasalamat ako sa mga viewers natin, especially yung mga supporters at yung subscribers. Maraming salamat sa suporta. At sa mga bagong bisita natin guys, please support naman Bonix TV. Pakiclick ng subscribe. Walang pagod na ako guys. Pakiclick ng subscribe and notification bell para updated tayo sa bagong videos na in-upload natin. And so guys, talagang luyang-luya na ako guys. Hindi yung luyang pangluto. Luya guys, in Bisaya, talagang pagod. So ganyan talaga yung buhay construction. Buhay ng isang subcontractor kasi kailangan ko din tapusin guys kasi per salamin po yung bayad ko kaya nagsisikap tayo para sa pamilya, di ba? Guys, eto na muna and kita-kitso sa susunod na video. And hopefully nga makasubscribe yung mga bagong bisita natin. Welcome and kita-kitso next time. And ingat po tayong lahat and God bless. See ya!